Magandang araw po, Kuya Chris. Ganon din po sa mga kaistorya na nakikinig sa inyong channel. Ako po ay nasisiyahan at natutuwa sa tuwing naririnig ko ang mga kwento at karanasan ng mga nagpapadala sa inyo ng sulat. Araw-araw ko po kayong pinapakinggan at marami akong natututunan sa inyong mga kwento. Isa po ako sa naeengganyo ring magpadala sa inyo ng sulat. Nawa po ay inyo itong mapaunlakan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Merto at nasa 85 taong gulang na. Kasalukuyan po akong nakatira dito sa isang baryo sa bayan ng Negros. Ang aking ibabahaging kwento ay nangyari noong taong 1988. Nasa taong 50 pa lamang ako noon, kasama ko ang aking asawa at isang anak na si Nelo na nasa 21 taon. Ang ikinabubuhay namin ay ang paggapas ng tubo sa malawak na tubuhan sa Negros. Minsan ay nagsasaka kami sa aming bukid para makakita ng pera bilang pandagdag sa gastusin namin sa pang-araw-araw. Sa aming baryo ay kilala akong matapang at walang inaatrasan na kahit na sino kapag ako ay nasa tama. Handa rin akong tumulong sa mga taong inaapi at inaapak-apakan. Yun kasi ang pinakaayaw ko sa lahat at kapag alam ko na may kaya naman akong gawin, ay hindi ako nagdadalawang isip na tulungan ng mga tao. Yun naman ang ikinagagalit ng aking asawa dahil sa katapangan at sa prinsipyo ko. Ang inaalala niya ay baka raw maraming magalit sa akin dahil sa mga pinagagagawa ko. Pero kahit anong sabihin niya sa akin, ay hindi ko rin pinakikinggan at sinusunod. Minsan ay yun ang dahilan kung bakit kami muntik nang maghiwalay dahil sa matindi naming sagutan at away. Mabuti na lamang at naisip noon na may anak pa kami at hindi pwedeng iwan na lamang namin siya. Naisip namin na hindi magiging maganda sa aming anak na si Nelo ang paghihiwalay naming dalawa. Kaya naman napag-usapan namin na ayusin ang problema sa aming dalawa. Nangako ako sa aking asawa na ititigil ko na ang pagtulong ko sa kapwa kung may nangangailangan ng tulong. Subalit hindi ako titigil sa pagpaslang ng mga aswang sa aming baryo at maging sa ibang bayan. Hindi lang namin yun pinapaalam sa lahat dahil baka salakayin ng mga aswang ang aking pamilya. Ipinamana sa akin ng aking ama ang tungkulin na to at ipinasa niya sa akin ang kakaibang anting-anting na siyang kinatatakutan ng mga aswang at nagpoprotekta sa taong may hawak dito. Nung ipamana ito sa akin ng aking ama, ay naging malakas ako. Hindi ko na napigilan ang pagtulong sa aking kapwa at ang pagpatay sa mga masasamang nilalang. Hindi ko tinanggap nung unang bigay sa akin ni tatay ito. Pero nang maipaliwanag niya sa akin ang lahat ay naunawaan ko. Kaya naman tinanggap ko ang misyon at tungkulin na ipinasa niya sa akin. Naging maayos naman ang pamumuhay ko hanggang sa nagkaanak kami ng aking asawa. Pero hindi mawawala ang mga ilan ng kapahamakan na aking naranasan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Isang hapon, pagkatapos naming manggapas ng tubo sa tubuhan ng aming amo, ay nagpaalam ako sa aking asawa na si Nora. Tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Nung sinabi ko na kinakailangan ko ng gawin ang tungkulin ko, ay pinapaalalahanan niya ako. Tumango ako sa kanya tsaka pinaalalahanan din siya. Sinuot ko ang aking salakot tsaka isang mahabang itak sa aking baywang. Bali-balita sa aming baryo
na may bagong lipat na pamilya sa kabilang baryo ng aming nayon. Nagkalat din ng mga usap-usapan na aswang ang magpamilya dahil simula noong dumating ang mga ito ay may nawawala ng mga alagang hayop. Kaya naisipan ko naman mananang magpamilyang ito upang masiguro ko kung totoong aswang nga ang mga ito. Dumiretso ako sa kabilang baryo ng hapon na iyon. Nagkunwari akong pumunta sa kaibigan ko na si Jose para hindi ako mahalata ng mga masasamang nilalang. Tumambay ako sa isang tindahan tsaka bumili ng sigarilyo. Naupo ako sa gilid ng tindahan at doon na nigarilyo. Pero ang totoo, doon ako tumambay sa mga sandaling yun para abangan ang mga dumadaan at ang magpamilyang pinag-uusapang aswang. Sumapit ang 5 ng hapon nang matanaw ko ang mag-asawa na siyang bagong lipat. Pinakiramdaman ko ang aking anting-anting na suot. Pero wala naman akong naramdaman na pang-iinit. Tumalikod ako tsaka inihagis sa lupa ang sigarilyo na ginamit ko. Bumaling ako sa nagtitinda sa maliit na tindahan tsaka bumili ako ng tinapay tsaka ng asin. Noong nakalampas na sa akin ng mag-asawa, ay wala akong napansin na kakaiba sa kanila. Iisa lang ang napagtanto ko noon. Hindi sila ang aswang kundi naroon lang sa aming nayon. Maaari ding galing sa ibang lugar at doon lamang siya bumibiktima sa aming nayon. Naisipan ko na lang noon na magmatsyag buong gabi sa aming nayon. Nagbabaka sakali na baka makaharap ko ang aswang at hindi na ako mahirapan pang hanapin ito. Isa pa, para na rin matapos ang kaguluhan niyang dinadala sa nayon namin. Naglibot ako sa buong baryo ng gabing yon. Dumaan ako sa lahat ng mga bahay na naroon. Halos nalibot ko na ang buong nayon namin pero wala pa rin akong naririnig na kakaibang huni. Wala rin akong nararamdaman na kakaibang enerhiya na nagmumula sa mga masasamang nilalang. Noong napadaan ako sa kagubatan, ay may narinig akong malakas na alulong ng aso. Napatingin ako sa buwan at napagtanto ko na 10:00 na yun ng gabi. Inayos ko ang aking suot na salakot tsaka nagsindi ako ng dalakong sulo. Isa sa paraan para maagaw ko ang atensyon ng aswang na may pagkain siya ng gabing yon. Narinig ko na mas humina ang huni at alulong ng aso sa kagubatan. Napangisi ako nang maramdaman ko ang biglang pag-init ng aking anting-anting na suot. Iisa lang ang ibig sabihin ng pang-iinit na yon ng aking suot na anting-anting. Malapit ang aswang sa aking kinaroroonan. Naramdaman ko ang pagaspas ng pakpak sa aking uluhan. Agad akong yumuko nang umatake sa akin ng aswang mula sa itaas. Hinugot ko ang aking mahabang itak mula sa baywang at hinarap ko ang manananggal na lumilipad. Sa wakas ay natagpuan din kita. Wala kayong ibang ginawa kundi magdala ng perwisyo sa mga tao. Wala kayong karapatan na patayin at paslangin ang mga tao para lamang gawin ninyong pagkain. Ngayon, ako naman ang papatay sa iyo. Galit na bumulusok ang manananggal sa aking kinatatayuan. At akma muli ako nitong kakalmutin ng mahaba niyang mga kuko. Nang hampasin ko ang kanyang pakpak ng aking itak na hawak, narinig ko ang pagsigaw niya ng malakas na tila ba siya ay nasaktan. Lumikha siya ng malakas na huni na parabang nagtatawag siya ng ibang kasamahan para patayin ako. Mas mainam nga iyon nang hindi ako mahirapan sa paghahanap sa kanila. At sa gabing yon, iisang araw ko lamang sila matatapos. Ilang beses akong tinangka na sunggaba ng manananggal, pero sa bawat atake niya ay nakakaiwas ako. Hindi ko na rin sinayang ang oras ng pakikipagbuno sa kanya. Hinintay ko siya muling bumulusok sa aking kinatatayuan
Tsaka ko itinarak ang itak na aking hawak sa kanyang dibdib. Kitang-kita ko ang panlalaki ng mga mapupula niyang mga mata habang nakatitig sa akin. Hinugot ko ang itak na nakabaon sa kanyang dibdib at sinipa ko siya palayo sa aking paanan nang mawalan siya ng buhay. Maya-maya ay narinig ko ang pag-alulong muli ng isang aso. Ramdam ko na rin ang mas pag-init ng aking anting-anting. Kita ko rin kung paano yun gumalaw sa aking liig. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking itak habang mas tinatalasan ko ang aking paningin at pandinig sa buong paligid. Nagpapasalamat ako dahil maliwanag ang buwan sa langit. Kaya naman kitang kita ko buong kagubatan kahit na wala akong ilaw. Bumaling ako sa pinanggalingan ng kaluskos kung saan-saan ito nang gagaling na parabang nililito ako ng mga aswang na kasamahan ng napaslang ko. Huwag na ninyo akong paglaruan pa. Hindi ako nakikipaglaro sa inyo. Lumabas na kayo nang matapos na ang laban na to. Harapin na ninyo ako. Mas lalong lumakas ang kaluskos hanggang sa lumitaw ang isang aswang na tiktik. Mahaba ang dila nito. Makintab ang buong katawan na hubad. Mahaba at magulo ang itim na buhok. May mahahabang mga kuko at matulis na mga pangil. Nagbabaga rin ang kanyang mga mata. Hindi lang siya nag-iisa, kundi nasa tatlo sila sa mga oras na yon. Kitang-kita at basang-basa ko sa kanilang mga mata. Hindi man lang nila hinintay na makabuelo ako nang bigla na lamang nila akong sunggaban na tatlo. Sabay-sabay sila kaya medyo nahirapan akong kalabanin sila. Nakalmot ako ng isang aswang sa aking likuran pero hindi ako natablan dahil sa tulong ng aking anting-anting na suot. Bumaling ako sa kanya at walang pag-aalinlangan na hinataw ko sa kanya ang itak na aking hawak. Naputol ang kanyang braso na siyang ikinagulat nito. Nanlaki ang mga mata niya habang nangingisay at natumba sa lupa. Ang dalawa namang natira ay sinugod muli ako. Sinipa ako sa tiyan ng isa dahilan para mapaupo ako sa lupa. Sinuntok din ako ng isa pa sa aking pisngi. Ramdam ko ang pagyanig ng mundo sa mga sandaling yon. Ipinilig ko ang aking ulo ng ilang ulit. Tatayo na sana ako nang sakyan ako sa aking tiyan ng isang tiktik at sinakal niya ako sa aking liig. Habang hinihigpitan niya ang pagkakasakal sa akin, hinugot ko ang aking buong lakas at sinuntok siya sa mukha. Hinila ko ang kanyang mahabang buhok at hinatak ko siya. Nagkapalit kaming dalawa ng pwesto. Pinagsusuntok ko siya, magkabilaan sa kanyang muka. Dinig na dinig ko ang pagsusumamo niya sa akin pero hindi ako tumigil. Hinugot ko ang punyal na nasa aking baywang at itinarak iyon ng dalawang beses sa kanyang puso. Nakadilat ang mga mata ng tiktik nang bawian siya ng buhay. Binalingan ko ang isa pang tiktik na natira. Takot na takot itong tumakbo papalayo sa akin. Pero sinundan ko pa rin siya. Agad kong pinalipad ang itak na aking hawak kanina sa direksyon nito. Natamaan sa binti ang tiktik dahilan para mapasubsob ito sa damuhan. Agad ko siyang nilapitan tsaka siya inapakan. Kinuha ko ang itak na nakabaon sa kanyang binti at itinarak ko pa ang itak sa kanyang dibdib para masiguro ko na patay na talaga siya. Noon ko lang din nalaman na taga-baryo lang pala sila nang magpalit na sila ng kanilang anyong tao. Hinila ko ang kanilang bangkay tsaka ko sila pinagtabing apat. Kinuha ko ang aking sulo tsaka ito itinapon sa kanilang katawan. Pinagmasdan ko ang kanilang bangkay na unti-unting nilalamon ng apoy. Nung tuluyan nang nilamon ng apoy ang kanilang katawan, ay naisipan ko na ring umuwi sa aking bahay. Ganoon ang palagi kong ginagawa. Sinusunog ko ang katawan ng mga aswang
para walang magtaka na makita ang kanilang bangkay sa kagubatan na yon. Magugulat na lang ang mga taga-baryo na bigla na lamang naglaho ang mga ito na parang bula at aakalain ang ilan ay lumipat lang ng ibang lugar. Isa rin yon na paraan para hindi malaman ng mga tao na may pumapas lang sa baryo at baka magtaka ang mga ito mas lalo lamang na gumulo ang lahat. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik sa payapa ang lahat. Wala nang nawawalang mga alaga nilang hayop sa aming nayon. Kinausap ako ng aking asawa na wag muna raw akong papas lang ng mga aswang. Ramdam ko at nauunawaan ang pag-aalala sa akin ng aking asawa pero hindi ko naman yun maiiwasan. Isang araw ay nagpaalam ako sa aking asawa at aking anak na tutungo ako sa kabilang bayan. May bumili rin ng palay noon sa amin kaya kinakailangan kong ihatid ang dalawang sako sa kanila. Sa pinsan ng aking asawa. Agad naman siyang pumayag nung malaman niya. Hindi ko na lang din sinabi sa kanya na ang pagpunta ko roon ay ang pagtugis din ng aswang na umaaligid daw sa baryo ng kanyang pinsan. Nung pinayagan ako ng aking asawa at anak, ay umalis na ako kaagad. Sakay ng tricycle at ng dalawang sako ng palay, nagpahatid ako sa bayan sa sakayan ng jeep sa tricycle driver. Halos isang oras ang biyahe papunta sa kabilang bayan ng Negros mula sa bayan namin. Hindi ko nasasabihin kung saang bayan upang maprotektahan ko ang lugar. Pagkarating ko sa hintuan ng jeep, ay agad kong hinanap ang pinsan ng aking asawa. Nang magkita kaming dalawa, ay nagtawag siya ng tricycle para ikarga ang dalawang sako ng palay. Hindi niya muna ako pinauwi at inimbitahan niya akong kumain muna sa kanila. At para na rin daw mabisita ko ang pamilya niya. Pumayag naman ako nang sa ganoon ay makalakap ako ng impormasyon tungkol sa balibalitang aswang sa kanilang lugar. Pagkarating ko sa kanilang baryo at nang mapadaan kami sa isang bahay ay naramdaman ko agad ang pag-init ng aking anting-anting. Nakita ko ang isang matandang lalaki na nasa bakuran ng bahay nito na nakatingin sa akin. Tinanguan ko ito pero hindi man lang nito inalis ang tingin niya sa akin. Sinundan pa ako nito ng tingin papasok sa isang malubak na daan patungo sa kinatitirikan ng bahay ng pinsan ng aking asawa na si Pilot. Sa kalagitnaan ng pagkain namin ng tanghalian, ay may apat na raw na napatay ang aswang sa kanilang baryo. Palagi na lamang daw nawawala ang puso o kaya ang lamang loob ng mga biktima sa tuwing natatagpuan ng mga ito sa kagubatan. Bakit mo nga pala naitanong, Mang Merto? Nagka-interesado lang kasi ako sa mga usap-usapan na narinig ko kanina. Basta mag-iingat kayo rito ah. Huwag na kayo lalabas ng gabi. Maglagay kayo ng asin o kaya bawang sa bawat sulok ng bahay nyo. Magbaon din kayo ng bawang o kaya naman barya sa bulsa nyo kapag lalabas kayo. Tumango naman si Pilot sa aking sinabi. Marami pa akong naging bilin sa kanya na hiling ko ay susundin niya. Hapon na akong nagpaalam sa kanila na umalis. Pero hindi ako tuluyang umalis at pinili kong tumambay muna sa isang abandonadong bahay para pagmatsyaga ng lalaking matanda kanina na halos kasing edad kong nakatingin lang sa akin. Pinatay ko ang sigarilyo nang makita ko ang matandang lalaki na lumabas ng kanyang bahay. Muli na namang uminit ang aking anting-anting. Hinanda ko ang punyal na nasa aking baywang tsaka ko sinunda ng matandang lalaki. Nagkunwari akong parang may hinahanap nung lumingon siya. Pero alam ko na nakatunog na siya na sumusunod ako sa kanya. Nilingon niya akong muli at tsaka ko siya tinanguan. Pero kumunot ang kanyang noo nang makita ang suot kong anting-anting. Nalaki ang kanyang mata tsaka tumalikod sa akin.
bumilis ang paglalakad niya papasok sa kagubatan. Mas binilisan ko na rin ang pagsunod ko sa kanya. Pagpasok ko sa masukal na kagubatan, ay bigla na lamang siyang nawala. Nilamo na ng dilim ang buong paligid, kaya alam ko na nagpalit na ng anyo ang lalaki. Inayos ko ang aking suot na damit tsaka pantalon. Dinig na dinig ko ang huni ng mga kuliglig sa paligid. Bukod doon, ay wala na akong marinig na kahit anong hayop. Pero ramdam ko na may nakamasid sa akin mula sa malayo. Ngumiti ako tsaka inayos ang kwelyo ng aking suot na damit. Huwag ka nang magtago pa. Alam ko na nasa paligid ka lang at naghahanap lang ng pagkakataon na salakayin ako. Pasensya na at pinuntahan kita. Nabalitaan ko kasi na marami ka nang pinatay sa baryo na to. Kayo talagang mga salot. Nagkakalat kayo sa mundong ito. Lumabas ka na at harapin mo ako. Pinakiramdaman ko ang buong paligid. Narinig ko ang kaluskos sa hindi kalayuan. Pagkatapos nun, ay lumabas na ang lalaki kanina habang may isang ngiti sa kanyang mga labi. Pero ang mga mata niya ay nagbabaga habang nakatingin sa akin. Mukhang hinihintay nito ang pagkagat ng dilim bago siya tuluyang magpalit ng kanyang anyo. Agad siyang humalakhak na para bang iniinsulto ako. Tinanong niya ako kung bakit ako naroroon at ang lakas daw ng loob kong pumunta sa teritoryo niya. Nginitian ko rin siya pabalik tsaka sinabihan na namamaho siya at isang salot na nilalang sa lipunan. Labis ang inis at galit niya nang marinig ang sinabi ko. Nang tuluyan ng kumagat ang dilim sa buong paligid ay unti-unti nang lumabas ang kanyang tunay na anyo. Tinubuan ng dalawang sungay ang kanyang noo. Humaba ang kanyang mga kuko sa kamay at nagkaroon siya ng isang malaking pakpak sa likuran. Naging isa siyang mabangis na ibon. Wala siyang hinintay pa na pagkakataon at agad siyang lumipad patungo sa akin habang nakabuka ang mga kuko niya sa kamay. Umiwas naman ako kaagad sa atake niya. Gumulong ako sa lupa ng ilang beses nang sunod-sunod niya akong atakihin. Para bang hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon na atakihin din siya. Hinayaan ko siya hanggang siya na mismo ang mapagod. Inis na inis siyang nagpakawala ng tunog habang nakatitig sa akin. Kumuha ako ng isang dakot na asin sa aking bulsa at mabilis ko itong isinaboy sa kanya. Pinagaspas niya ang kanyang pakpak nang mapaso ang kanyang balat ng asin. Pero hindi siya natinag. Mabilis kong tinakbo ang aming distansya at hinawakan ko ang kanyang pakpak. Buong lakas ko siyang hinatak at ibinagsak sa lupa. Hindi pa siya nakakabawi mula sa pagkakabagsak nang mabilis kong pinagsasaksak ang kanyang dalawang pakpak gamit ang aking punyal. Dinig ko ang sigaw niya ng malakas na parabang naghihingalo. Tinantanan ko na ang pakpak niya ng magkabutas-butas iyon. Natawa ko nang ibuka niya ang pakpak niya. Inis siyang tumakbo palapit sa akin at akma akong kakalmutin pero mabilis akong umiwas. Nang mapunta ako sa kanyang likuran, agad kong itinarak ang punyal sa kanyang likod. Pero bumaligtad siya at kinalmot ako sa aking balikat. Ramdam ko ang pagkatusok ng isang matulis na bagay doon na siyang nagpasigaw sa akin. Sumirit ang dugo sa aking balikat nang hugutin niya ang kanyang kamay. Habol ko ang aking hininga nang pakiramdam ko ay mahihilo ako. Unti-unting lumabo ang aking paningin habang umaatras papalayo sa aswang. Pero hindi rin siya makalapit sa akin dahil sa natamo niyang sugat. Nakita ko na unti-unti na rin siyang nanghihina ng mga sandaling yon. Hindi na rin siya makatayo ng tama. Maya-maya ay tumingala siya sa langit tsaka niya ibinuka ang kanyang bibig. Nagpakawala siya ng isang matinis na huni na siyang nakakabingi.
Sa nanghihina kong katawan ay pinilit kong tumayo. Kinuha ko ang isang sanga ng kahoy at binali iyon. Pinunit ko ang laylay ng aking damit tsaka itinali sa aking sugat na nasa balikat. Binalingan ko ang aswang na naglilikha ng matinis na huni. Alam ko na nagtatawag siya ng kasamahan niya o kaya'y pinalalabas niya ang nilalang na nasa katawan niya para muli itong lumipat sa ibang katawan ng tao. At iyon ang hindi ko papayagan na mangyari. Kaya tinakbo ko siya at itinarak sa kanyang ngalangala ang sanga ng kahoy. Kitang-kita ko ang isang hayop na kamukha ng uwak ang lalabas na sana sa bunganga niya. Ibinaon ko pa ng maigi ang sanga ng kahoy sa bibig ng aswang. Nangisay ito habang nanlalaki ang mga mapupulan nitong mata habang nakatitig sa akin. Kinuha ko ang punyal na nakabaon sa kanyang likuran at saka iyon pinunasan. Pinagmasdan ko muna ang aswang at hinihintay kung gagalaw pa ba siya. Sinisigurado ko na napaslang ko ito at hindi na muling makapangbibiktima pa ng ibang inosenteng tao. Noong masiguro ko na patay na talaga ang aswang, ay nakita ko ang pagpapalit ng anyo nito sa isang tao. Pagkatapos noon ay nilisan ko na ang gubat. Bumalik ako sa bahay ni Pilot. Nagulat pa siya nang makita akong duguan. Tinanong niya sa akin kung ano ang nangyari at sinabi ko sa kanya na nakipagbuno ako sa aswang na muntik na akong atakihin. Napadasal naman siya nang wala sa oras. Ginamot niya ang sugat ko hanggang sa naging maayos na yon. Kinaumagahan, ay nagpaalam na rin ako kay Pilot at sa kanyang pamilya. Umuwi ako sa amin at agad akong tinalakan ng asawa ko na puno ng pag-aalala. Sinabi ko naman sa kanya ang buong pangyayari. Nagalit siya pero kalaunan ay naging bati na rin kami kagad. Isa akong berdugo ng aswang sa aming baryo. Pero ang tanging pamilya ko lamang ang nakakaalam nun. Hindi na rin mahalaga na malaman ng iba upang mapanatili ko ang kaligtasan ng aking pamilya. Sa aking edad at pagkabuhay sa mundo ay marami na akong napaslang na mga masasamang aswang sa Negros. Ayaw man paniwalaan ng iba, subalit yun ang totoo. Ipinasa ko ang aking tungkulin sa aking anak na si Nelo dahil na rin sa aking katandaan. Hiling ko na sana'y manatili ang kapayapaan sa aming baryo sa proteksyon ng aking anak. Ngunit sa ngayon ay wala na ring nababalitaan ng mga aswang na kumakalat sa paligid. Subalit sigurado ako na nasa paligid lamang sila at naghihintay ng pagkakataon na salakayin ang napili nilang biktima. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Kuya Chris. Marami pa sana akong karanasan, subalit hanggang dito na lang ang kaya kong isalaysay sa inyo. Ako po si Merto, ang inyong kaistorya. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Juan. Taong 1990, nang opisyal kong maging nobya ang kababata kong si Soledad. Lumipas ang isang taon ng aming pagiging magkarelasyon. Hindi namin inaasahang magbubunga kaagad ang aming pagmamahalan. Noong mga panahong iyon, ay nag-aaral si Soledad sa kursong edukasyon at nasa ikalawang taon na sana siya sa kolehiyo. Hindi kailanman sumagi sa isip namin ang ipalaglag ang bata kahit pa ang katumbas nito'y paghinto ni Soledad sa pag-abot ng kanyang pangarap na maging isang guro. Napilitang tumigil si Soledad sa pag-aaral at itinakwil din siya ng kanyang mga magulang dahil sa lubos na pagkadismaya. At isa pa,
Hindi sang-ayon ng mga ito sa pagsasama namin ni Soledad sa kadahilan ng salungat ang sitwasyon ng aking buhay sa kanilang estado. Pinanganak akong dukha. Kaya't pagka-graduate ko sa elementarya, pinasok ko na agad ang sarisaring trabaho para tulungan ang aking mga magulang na sustentuhan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng tatlo ko pang mga nakababatang kapatid. Samantalang si Soledad ay lumaki sa marangyang pamilya. Ganoon na lamang din ang paghihigpit sa kanya ng kanyang mga magulang dahil unika iha nila ito. Pinalaya si Soledad ng kanyang mga magulang. Kaya't nagpa siya kaming dalawa na magsama na sa iisang bubong. Nagtayo ako ng munting kubo malapit lang sa bahay ng aking mga magulang. Buti na nga lang at marunong magbigay ng konsiderasyon si nanay at tatay, kaya't binigyan nila kami ni Soledad ng permisong makihati sa lupa. Hindi naging madali ang pamumuhay namin ni Soledad. Madalas na hindi sumasapat ang ilang sentimong kinikita ko sa pangangalakal. Pero kahit pa magkandakuba na ako sa paghahanap buhay, ni isang beses, hindi kami humingi ng suportang pangpinansyal sa mga magulang niya. Isang araw, pagkatapos mangalakal sa bayan, huminto ako sa tindahan upang bumili ng gatas para sa panganay namin ni Soledad na nooy tumuntong na sa 2 taong gulang. Nang ibinigay ko ang bayad, sinabi ng tindera na kulang umano ang pera. Nagmahal na raw kasi ang presyo ng gatas. Bumutbut ako sa bulsa at umaasang may makakapa akong barya, pero lumusot lang ang daliri ko sa butas nito. Baka naman ho aali. Utang ko na lang muna yung kulang. Bayaran ko na lang bukas pagbalik ko. Matumal lang kita ko ngayon sa pangangalakal eh. Pakikiusap ko sa tindera. Pinandilatan lang ako ng ali dahil sa aking tinuran. Nag-cross ang mga braso nito at sinabing, "Ay, hindi ko na problema yan. Kung kulang ang pera mo, hindi na ako tumatanggap ng utang. Napupuno lang ang listahan ko ng mga pangalan." Kasabay nito ay ang pagdabog ng pagsauli niya ng perang kaninang binigay ko. Napabuntong hininga na lamang ako. Yung pinakamurang gatas na nga lang ang kaya ng aking bulsa, tapos nagmahal pa. Laylay ang balikat na dumiretso ako sa lakad sa kalsada, hila-hila ang kareto na ginagamit ko sa pangangalakal. Ilang minuto pa'y isang lalaking sa tansya ko'y 40 anyos ang lumapit sa akin. Lingid sa aking kaalaman ang kanyang pagkakakilanlan. Isang ngiti ang nakaukit sa kanyang mga labi, kaya't napatigil ako sa paglalakad upang usisain ito ukol sa kanyang pakay. Nagpakilala ang lalaki bilang si Dencio. Nasaksihan niya raw ang pagtanggi ng tinderang pagbigyan na kong bumili ng gatas sa kulang na halaga. Napakunot naman ang aking noo sa kanyang sinambit. Napatanong ako sa aking isip kung ano naman ang koneksyon nito sa paglapit niya sa akin. "Aalokin sana kita ng trabaho kung gusto mong kumita ng malaki-laking pera." Nanlaki ang aking tenga sa narinig. Magandang oportunidad ito upang makapag-ipon ako para sa aking mag-ina. Hindi na ako nagpasikot-sikot pa at agad na tinanong ang lalaki kung ano ang partikular na trabahong inaalok niya. Sinabi niyang nagmamay-ari siya ng isang kainan sa isang medyo may kalayuang baryo. Kasalukuyang umano siyang naghahanap ng bagong kusinero dahil karamihan sa mga dati niyang empleyado ay nagsialisan na. 500 daw ang sahod sa isang araw at mula umaga hanggang hapon lang ako magluluto. Hindi naman daw importanteng may pambihirang abilidad ako sa pagluluto. Sapat na anya
na may kaalaman ako rito. Siyempre, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at walang pagdadalawang isip na tinanggap ang alok ng lalaki. Sa sunod na araw din ay pwede na niya akong magsimula. Ibinigay niya sa akin ang espesipikong pangalan ng baryo at ipinagtanong-tanong ko na lamang ito sa mga taong naroroon ang kinatatayuan ng karindirya niya sa pamamagitan ng pagbanggit ng kanyang pangalan. Bago rin pala kami nagpaalam sa isa't isa, ipinakilala ko ang aking sarili at saka nagpasalamat sa binigay niyang oportunidad. Dali-dali akong umuwi ng bahay upang ibalita sa asawa kong si Soledad na meron na akong bagong trabaho. Puno naman ito ng pagkagalak dahil anya, walang mangyayari sa amin kung habang buhay kaming aasa sa kakarampot na bariyang kinikita ko sa pangangalakal. Kinabukasan din ay nilakbay ko ang ibinigay na address ni Densyo. Tahimik ang baryo. Iilang tao lamang din ang matutunghayan sa labas. At ang pumukaw pa ng aking atensyon ay ang mga blangkong emosyon sa mga mukha nila. Lumipat ako sa isang bruskong lalaking nakaupo sa tapat ng isang bahay habang nililibang ang sarili sa paninigarilyo. Tumuo ng isang pares ng itim na balintataw nito sa akin kasabay ng pagbuga ng usok mula sa Yosi. Magandang umaga ho. Pwede po bang magtanong? Usal ko sa mahinang boses. Pagtango lamang ang naging tugon ng lalaki, kaya't pinagpatuloy ko ang pakikipag-usap. Saan ho ang daan papunta sa kainan ni Densyo? Muling bumuga ng usok ang lalaki at saka ipinunto ng kanyang hintuturo ang kaliwang direksyon. Lakarin mo lang yung daan na yan. Pagkatapos lumiko ka sa kanan kapag may nakita kang palikong daan. Kapag may nakita kang kainan, yun na yung kainan ni Densyo. Malinaw na paliwanag nito. Nagpasalamat naman ako rito at saka sinunod ang sinabi niyang daan. Habang tinatahak ko ang isang kaling walang katao-tao, nakaramdam ako ng parang kakaiba sa paligid. Sa pakiwari ko'y may nagkukubli sa likod ng bawat punong aking nadadaanan. Para bang may isang presensya na sumusunod sa akin. Palingon-lingon ako sa paligid habang naglalakad. Nagsitayuan na rin ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa malakas na ihip ng hangin sa lugar. Ilang sandali pa, may narinig akong yabag ng mga paa sa aking likuran na tila ba sinasabayan akong maglakad. Buhat ng kaba, hindi ako naglakas loob noong una na lingunin at kumpirmahin kung sino ito. Baka ako sumakto lang na nakasabay ko siya sa paglakad. Binilisan ko na lamang din ang aking bawat paghakbang, ngunit nakakapagdudang bumilis din ang mga hakbang nito. Hanggang sa maya-maya pa, naramdaman ko ang pagsakal sa akin ng isang braso mula sa aking likuran. Pilit akong nagpupumiglas at ang resulta nito'y ang pareho naming pagkatumba sa damuhan sa gilid ng kalsada. Napakalakas ng kung sinong sumakal sa akin. Nang makawala ako sa kanyang braso, pumosisyon ako sa ibabaw nito upang ambahan ito ng suntok sa muka. Ngunit naudlot ito nang marinig ko ang pagtawag sa aking pangalan ng isang pamilyar na boses. Natanaw ko si Densyo na kumakaripas ng takbo patungo sa aming direksyon habang ang lalaking sumakal naman sa akin ay nakatakip pa rin ang palad sa kanyang muka bilang proteksyon mula sa pagtama ng aking kamao. Anong nangyari? Bulalas nito nang tuluyan ang makalapit sa amin. Umalis ako sa ibabaw ng lalaki at tumindig sa harap ni Densyo. At saka ipinaliwanag ang biglaang pagsakal ng lalaki sa aking liig.
Halata namang hindi masarap yung atay mo. Sambit ng lalaki at saka dali-daling kumaripas ng takbo papalayo. Napakunot ang aking noo sa kanyang sinabi. Hindi ko maunawaan ang nais niyang ipahiwatig sa litanya niyang yun. Pinayuhan naman ako ni Densyo na sa susunod ay mag-ingat dahil may mga basag ulo umano talaga sa kanilang baryo na ginagawang pampalipas oras ang pakikipagrambulan sa kung kani-kaninong magustuhan nila. Hindi ko nalang binigyang pansin ang nangyaring engkwentro ko sa basag ulo na iyon at sumama na ako kay Densyo patungo sa pagmamay-ari niyang kainan. Ipinakilala niya ako sa mga trabahador doon. Si Brandon, isa rin kusinero roon na siyang magiging katuwang ko sa pagluluto. Si Manding, ang siyang nagsisilbing dishwasher at tagalinis ng mga kalat. Ang huli, sina Layla at Matet. Sila ang nagbibigay ng orders sa mga customer. Naging maluwag ang pagtanggap nila sa akin bilang bagong empleyado sa karinderiya ni Densyo. Masasabi kong hindi rin lugi si Densyo sa tubong kinikita niya dahil marami ang kumakain doon. Nadiskubre ko rin na puro atay ang inihahanda nila, kumbaga ito ang pinakapangunahing sangkap sa mga putahe nila. Tumungo na ako sa kusina at saka sinuot ang apron. Minanduhan ako ni Brandon na ako na ang bahala sa pagluluto ng adobong atay. Nakalapag na rin sa mesa ang mga kakailanganin. Hindi na rin naman sa akin bago ang pagluluto nito dahil madalas kong tulungan si tatay sa pagluluto nito kapag may mga okasyon na ipinagdiriwang sa aming pamilya. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho rito? Pagsisimula ko ng usapan sa pagitan namin ni Brandon na parehong abala sa kusina. Inalis niya ang takip ng isang malaking kaldero at saka nilang hapang masarap na amoy ng kanyang niluluto. 3 taon. Sagot niya sa malamyang tono. Upang bigyang buhay ang atmosfera, nagbitaw muli ako ng isa pang tanong kasabay sa pagpihit ko sa kalan upang lumiyab ang apoy nito. Napansin ko, atay ang pangunahing sangkap dito. Bakit mahihilig ang mga tao rito sa atay? Sa amin kasi, kukunti lang ang mahilig. Nananatiling seryoso ang mukha ni Brandon na animoy walang kainte-interes sa pakikipag-usap. Tanungin mo si Densyo. Ang tanging naging tugon nito. Tumango na lang ako at hindi na pinagpilitan pa ang sariling makipag-usap sa kanya. Isang araw pa lang ako doon ay nakatanggap na agad ako ng papuri mula kay Densyo. May angking kakayahan umano ako sa pagluluto at pagbutihin ko pa raw lalo. Sa 500 sinahod ko sa unang araw, nakabili na ako ng gatas ng aking anak at mga pagkain sasapat na sa 1 linggo. Kaya naman, laking pasasalamat ko. Ilapag mo na lang yan dyan sa gilid. Utos ni Densyo sa binatang pumasok sa kusina na bitbit ang isang malaking selyadong kahon. Tumatagaktak ang pawis nito at sa kanyang bawat mabigat na paghinga ay mababakas ang pagod. Matapos ilapag ng binata ang kahon, inabutan ito ni Densyo ng perang papel at pagkatapos umalis na ang binata. Ah, siya nga palawan. Nakalimutan kong ipakilala sa iyo yung binatang pumasok dito kanina lang. Ang pangalan nun ay Timo. Siya ang nagdi-deliver ng mga atay rito sa karinderiya. Usal ni Densyo habang pinapanood niya kaming magluto ni Brandon. Naging malinaw sa akin na ang laman ng kahon ay mga atay. Minsan ay ginabi ako ng pag-uwi. 6:30 na ng gabi at makulimlim na ang paligid. Daladala ko ang isang lumang flashlight na nakuha ko lang sa tambakan ng basura noong ako'y isa pang mangangalakal. Kahit napakahina ng liwanag na nililikha nito'y
pinagtsatsagaan ko na lang. Dahil nga hindi ko masyadong maaninag ang daan, hindi ko sinasadyang may makabanggang isang tao. Nang tutukan ko ito ng flashlight, napagtanto kong si Timo pala ito. Ngunit nang laki ang mga mata ko sa mantsa ng dugo sa kanyang kamiseta. Bakas ang pagkataranta sa reaksyon nito. Nang tanungin ko siya kung saan nanggaling ang mantsa ng mga dugo sa kanyang damit, ang tugon niya'y tumulong siya sa pagkatay ng baboy sa kabilang baryo para sa besperas umano ng piyesta. Hindi na ako nag-abala pang usisain ito ng maraming tanong, bagamat may napapansin akong kakaiba sa tono ng kanyang pananalita. Bakit nga pala natanggal yung dating kusinero dito? Tanong ko kay Manding nang minsang magkaroon kami ng pagkakataong makapagpahinga. Tila ba kasi hindi interesadong makipag-usap si Brandon kaya't kay Manding na lamang ako nagtanong. Hindi nagtagal eh, kaya ayun, umalis. Tugon nito. Nang tanungin ko kung anong dahilan, nagkibit-balikat lamang ito sabay sabing hindi niya alam. Gayunpaman, sa kabila ng mga katanungan kong hindi mabigyan ng kasagutan, nanatili ako sa karindiriya ni Densyo. Isang araw, isang balita mula sa asawa kong si Soledad ang sumalubong sa akin pagka-uwi ko ng bahay galing sa trabaho. Natagpuan umanong patay ang kumpare naming si Paring Anjo sa may sapa. Ang ipinagtataka umano ng mga otoridad na sumuri sa bangkay nito ay kung bakit atay lamang ang nawawala sa mga lamang loob nito. Walang sino man ang may ideya kung ano ang posibleng naging motibo ng sospek sa pagpatay kay Paring Anjo. Sa pagkakaalam kasi naming lahat, wala naman itong nakasamaan ng loob dahil napakabuting tao nito. Narinig ko ang tsismisan ng ilang matatanda sa amin. Ang sabi nila, may posibilidad umanong alasip ang may kagagawa ng sinapit ni Paring Anjo. Bago sa aking pandinig ang terminong ito. Ang alasip kuno ay isang uri ng aswang na pumupuntirya ng mga biktima sa gitna ng mahimbing nilang tulog. At ang tangi lamang nitong nais kainin ay ang atay ng mga biktima. Dahil dito, inabisuhan ng lahat na mag-ingat bagamat hindi pa rin natitiyak ang totoong motibo sa likod ng karumaldumal na pagpatay kay Paring Anjo. Dulot ng pangamba, palagi ko ring pinapaalalahanan ng asawa kong si Soledad na magsara ng bintana at ikandado lahat ng pintuan kung sasapit na ang gabi at wala pa rin ako sa aming bahay. Naging kampante naman ako nung una. Ngunit hindi ko inaasahan ang aking matutuklasan isang gabi. Alas 6 na nang makatapos ako sa trabaho. Kailangan ko pang bumiyahe ng 15 minuto bago makauwi. Wala rin akong sariling auto kaya't namamasahe lang ako sa tricycle. Sumaglit muna ako sa tindahan upang bumili ng gatas at ulam para sa aming hapunan. Nang makababa na ako sa tricycle, tinahak ko ang isang masukal na daan bago tuluyang makarating sa aming bahay. Ang kinatatayuan kasi ng aming bahay ay malayo sa kalsada. Habang mag-isa kong nilalakad ang damuhan, may napansin akong isang taong nagmamadaling tumakbo mula sa hindi kalayuan. Hindi ko lubusang nakilala kung sino ito sapagkat madilim ang paligid. Sinubukan ko itong habulin upang makumpirma kung sino ito, subalit hindi ko na ito naabutan. Pero nahagilap ng liwanag ng nililikha ng aking flashlight ang isang berdeng tsinelas na walang kapares na sa tingin ko ay pagmamay-ari niya. Nang makauwi na ako sa aming bahay, tinawag ko na ang pangalan ng aking asawa upang pagbuksan ako ng pinto.
Pero ilang minuto na ang lumipas, hindi pa rin ako nito pinagbubuksan. Pakiwari ko'y nakatulog na ito kaya sumilip ako mula sa siwang ng aming bahay upang kumpirmahin. Halos bumagsak ang mga tuhod ko sa lupa nang tumambad sa aking mga mata ang katawan ng aking asawa na duguan at walang malay na nakahandusay sa papag. Nasa tabi niya ang aming anak, nakayakap sa sariling mga tuhod at animoy hindi magkamayaw sa takot. Lumapit ako sa pintuan ng aming bahay at doon ko lamang napagtantong nakasara lang pala ito at hindi naman nakakandado. Dali-dali kong binuksan ang pintuan at dumiretso sa aming silid. Hindi ko pa man nahahawi ang kurtina, umalingasaw na agad ang masangsang na amoy. Doon ko lamang tuluyang nahuwakan ang kanyang malamig na mga palad nang pumasok ako sa aming silid kung saan nagkalat ang maraming dugo. Hindi ko na nga napigilang mapahagulgol habang hinahagkan sa braso ang 2 taong gulang naming anak. Walang ideya ang lahat sa kung sino ang posibleng nasa likod ng sinapit ng asawa kong si Soledad. Maging ang sarili kong pamilya na kapitbahay lamang namin, wala raw silang narinig na mga ungol o kakaibang tunog noong araw na natagpuan kong patay ang aking asawa. Muling umugong ang mga balibalita tungkol sa aswang na alasip na nananalasa sa aming baryo. Noong natagpuan ko kasi ang bangkay ni Soledad, napagtanto kong nawawala ang atay nito. Nangako ako sa aking sarili na ipaghihiganti ko ang aking asawa. Tutugisin ko ang hamas na kumitil sa kanyang buhay. Habang ipinagdaraos ang burol ng aking asawa, nagpaalam ako kay Densyo na liliban muna ako sa trabaho pero babalik din ako agad pagkatapos ng 5 araw na lamay. Gaano man kabigat sa dibdib ang pigating dinulot ng pagkamatay ni Soledad, kailangan ko pa rin tumindig at kumayod para sa aking anak at para mabawi ang malaking halaga ng pera na inilaan namin upang maayos naming maipalibing ang aking asawa. Naunawa naman ni Densyo ang aking paliwanag at dumalaw pa ito sa bahay upang iparating ang kanyang pakikiramay. Pati na rin sina Brandon, Manding, Leila, Matet at si Timo. Pero ang ipinagtataka ko ay ang naging reaksyon ng aking anak na animoy nakakita ng multo ng masilayan ng pagdating ni Timo. Kung nakapagsasalita lamang ito, magiging malinaw sana ang ipinapahiwatig ng kanyang naging asal. Ang sabi naman ng aking ina, normal na raw sa mga bata ang matakot kapag nakakakita ng bagong muka. At marahil ay hindi pa rin maalis ang trauma sa aking anak, matapos paslangin ang ina nito sa kanyang harapan. Nang tuluyan nang naipalibing ang asawa kong si Soledad, inihanda ko ang aking sarili sa pagpasok sa trabaho. Wala pa rin ako sa wisyo at kung tutuusin, halos minuminuto'y parang pinagbagsakan pa rin ako ng langit at lupa. Ganun pa man, kailangan kong maghanap buhay. Itatapon ko na sana ang mga basurang nagkalat sa kusina nang pumukaw ng aking atensyon ang isang bagay na nakasiksik sa tambakan kasama ang iba pang mga basura. Isang manipis na berdeng tsinelas katulad ng tsinelas na natagpuan ko noong parehong gabing natagpuan kong dugo ang nakahandusay ang aking asawa. Bumalik ako sa kusina kung saan naroon si Brandon na abala sa pagluluto. Ipinakita ko rito ang tsinelas at tinanong ito kung mayroon siyang ideya sa kung sino ang maaaring nagmamay-ari noon. Naningkit ang kanyang mga mata na animoy mayroong inaalala. Parang nakita ko na yung suot-suot ni Timo. Sagot niya sa malamyang tono. Lumakas ang kabog ng aking dibdib sa kanyang naging tugon. Posibleng ang si Timo ang lalaking natanaw ko sa kakahuyan nung gabing yon. Dumagdag pa ang
nakapagtatakang naging reaksyon ng aking anak nang dumating ito sa lamay ng aking asawa. Hindi kaya si Timo ang alasip? At paano kung ang mga atay na dinideliver niya kay Densyo ay atay ng mga tao? Lumapit ako ng isang hakbang kay Brandon at umusal ng pabulong. Alam mo ba ang kahulugan ng alasip? Gumuhit ang pagkagulat sa mukha ni Brandon nang marinig ang huling salitang aking binanggit. Sumagot lamang siya sa pamamagitan ng isa pang tanong. Anong meron? Tanong niya. Doon ko isinalaysay ang mga napansin kong kakaiba kay Timo at kung paanong nabuo sa aking isipan ang ideyang si Timo ay isang alasip at ang binibenta niyang mga atay kay Densyo ay atay ng tao. Tahimik lamang siyang nakinig at hanggang sa natapos ako sa aking pagsasalaysay ay hindi siya nagsasalita. Ipaghihiganti ko ang aking asawa. Saad ko nang nakakuyom ang mga kamao at nagngingit-ngit sa galit. Napailing-iling na lamang si Brandon at kasabay nito ay ang pagpasok ni Densyo sa kusina. Nagmamadali kaming bumalik sa aming mga ginagawa, samantalang tumatakbo pa rin sa utak ko ang balak kong paghihiganti kay Timo. Naisin ko mang ipangalanda ka ng tunay na pagkakakilanlan ni Timo, mas pipiliin ko pa rin wakasan ang pananalasa nito sa ilalim ng aking mga kamay. Hinintay ko ang pagdating ni Timo hanggang sa umabot na ng alas 5 ng gabi. Maya-maya pa'y biglang bumukas ang pintuan ng kusina at tumambad ang imahe ni Timo na paika-ikang maglakad dahil sa bitbit na malakit selyadong kahon. Nang akma niya na itong ilalapag sa sulok, tahasan ko itong inambahan ng suntok sa muka. Kumuha ako ng kutsilyo at ibinaon ito sa kanyang tagiliran. Nasaksihan ni Brandon ang pakikipagbuno namin sa isa't isa, ngunit hindi ito nagbadyang umawat. Hindi nagawang makailag ni Timo sapagkat hindi ito handa sa biglaan kong pagsalakay. Nang matiyak kong hindi na makapanglalaban sa Timo, hinila ko ito sa kanyang braso at naglakad palabas habang akay-akay ang lupaypay nitong katawan. Hinarap ko ang mga customer na kumakain sa labas. Mga kaibigan, ang taong ito'y isang aswang. Lakas loob kong panawagan. Ang mga kinakain niyo'y atay ng taong kanyang mga nagiging biktima. Dagdag ko pa. Ngunit walang sino man sa kanila ang nakitaan ko ng pagkagulat. Bagkus ay bagya pa silang natawa. Iniisip siguro nilang nababaliw ako. Maya-maya pa'y isang kamay ang humila sa akin papasok sa kusina na kinalaunay na pagtantok kong si Brandon pala. Naroon din sa kusina si Namanding, Laila at Matet. Hinawakan ako ni Brandon sa magkabilang balikat at saka pinayuhang lisanin na ang baryo bago pa dumating si Densyo at mabalitaan ang lahat ng ginawa ko. At ang kasunod nito ay ang pagbunyag niya sa isang lihim na gumising sa aking diwa. Lahat ng tao dito sa baryo ay mga alasip, maliban sa amin ni Namanding, Laila at Matik. Wika nito. Dagdag pa niya, pinaslang ni Densyo ang mga dating trabahador sa karinderya sa sandaling natuklasan ng mga ito ang tunay na katauhan ng mga tao sa baryo. Kaya't hanggat maaari ay umaakto silang lingid sa kanilang kaalaman ng lihim na bumabalot sa lugar. Hindi rin nila piniling talikuran ng trabaho dahil sa tukso ng pera. Sabat naman ni Manding, kahit magsanib puwersa pa ang mga tao'y walang laban ng mga ito sa angking lakas ni Densyo at ng mga kasamahan nito. Dala ng takot, dali-dali kong nilisan ang baryo at gamit ang naipon kong pera. Bumiyahe kami ng aking pamilya kasama ang aking anak sa probinsyang kinalakihan ni nanay.
at doon kami nanirahan upang makalayo sa panganib na dala ng mga alasip. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Ako po si Juan ng inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.